Ilan na? Hindi pa. Up to 50. Pag may 50 viewers na po tayo, mag-start na tayo. So, meron na po tayong 46. Wait na natin yung 4. So, muli paki-mention ang ating po mga friends, relatives, mga gusto po nating makapakinig ng salita po ng ating pong Panginoon through live streaming. Di man natin sila makasama sa live po natin ngayon, at least yung replay mapanood po nila mamaya. Or bukas or any day na magbubukas sila ng kanila pong FB account. So, ready na? Okay? So, mga kapatid, mga kaibigan, at sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay ng ating pong live streaming everyday, 5 PM, dito pa rin po sa aming pong bahay. So, maligayang araw po sa inyong lahat. At nawa po'y nasa maganda po kayong kalalagayan sa kabila po ng mga krisis na ating pong pinagdadaanan ngayon. So, kayo po ay stay at home lang po. Magantay po tayo ng mga announcement ng ating bansa, ng ating Pangulo. At patuloy po tayong sumunod sa mga nakakasakop po sa atin. Kasi ang lahat ng bagay ginagawa nila, para naman po yan sa ating pong kapakanan. So atin po sisimulan ang ating pong live streaming ngayon pong araw po na ito. At bago po natin aralin ang isa pang muling pangako ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, lalo na sa ganito pong mga pagkakataon, ay atin po muna muling pakinggan at namnamin ang mensahe ng isang awit na iyahatid po sa atin muli ng magkapatid na ating mga kapatid. Ate Mikey and Ate Mase.
Papuri po sa Panginoon sa tanging awit na atin pong napakinggan. Power of Your Love. Muli po ay magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ang mga nangyayari sa atin pong buhay, yung iba't ibang hirap na atin pong nararanasan, ay may iba't ibang dahilan at may iba't ibang pinagmumulan kung bakit nangyayari ito sa bawat isa sa atin. Yung na-experience natin ngayon, especially COVID-19 at iba pang mga problema na atin pong pinagdadaanan, ay maikakategorize natin sa ilang mga bagay. Halimbawa, pwedeng ang mga nararanasan natin, it could be trial and testing. So, sinusubukan siguro tayo, tinatry kung hanggang saan ang kaya nating pasanin, hanggang saan ang kaya nating dalahin sa buhay na ito. Kaya yung mga nangyayari sa buhay natin, testing yan eh. It could be sowing and reaping. Baka naman ang nangyayari sa buhay natin ay bunga ng ating mga itinanim. Kasi merong principle, ang Bible, and even yung ating pong sanlibutan na sowing and reaping. Kung anong itinanim natin, yun ang aanihin natin. So baka yung na-experience natin o mga nangyayari sa buhay natin, bunga lang ng ating mga itinanim. Parang halimbawa, itong sinasabi natin climate change, bakit meron yan? Eh kasi tayo rin ang may kagagawan. Dahil lang sa pag-abuso ng tao sa kalikasan, ito na ang nangyayaring kapalit. Pag mainit, sobrang init. Pag naman maulan, sobrang ulan naman. So, sowing and reaping yan na nagaganap sa buhay natin. Parang sa katawan natin, bakit tayo nagkakasakit? Actually, sabi ng mga eksperto, bakit tayo nagkakaroon ng maraming mga sakit? Eh dahil kagagawan din natin. Dahil kung anong kinakain natin, anong pinapasok natin sa katawan natin, yun ang magiging resulta sa katawan natin. Tayo kasi mga Filipino, mga matitigas ang ulo natin. Sabi nga nila, tayo raw, dalawa lang daw ang klase ng pagkain natin. Kung hindi daw maalat, mamantika. Kaya marami sa atin ang may iba't ibang sakit na tinataglay sa katawan. Bakit yung mga sinaunang tao ang haba ng buhay nila? Siguro alam na alam yun ng mga matatanda nating kapatiran. Kasi noon, di ba? Kailan lang kayo nagkakarni? Lagi ko yung napapakinggan dito. Ang karni noon, di ba? Paglinggo lang. Kasi linggo lang ang karni. Ngayon, araw-araw karni. Kaya yan ang nangyayari sa katawan natin. Na high blood, na heart attack. Kasi kung ano-anong mga ipinapasok natin sa katawan natin. So walang pwedeng sisihin kasi na ibang tao kundi sarili natin. Kasi tayo ang may kagagawa ng nagaganap sa buhay natin. Sowing and reaping yan. Or it could be natural disaster. Yung nagaganap sa buhay natin ay bahagi talaga ng takbo ng mundo. So halimbawa, mga pag-ulan, pag-uga ng lupa, lindol, mga bagyo, pagputok ng bulkan, mga natural disaster yan. Talagang puputok ang bulkan, talagang babagyo, talagang uuga ang lupa. Nagaganap talaga yan. Walang pwedeng sisihin. Natural disaster yan. Or it could be sent by heaven. Baka naman ang nararanasan natin, padala talaga ng langit. Kasi minsan sa buhay natin, kailangan talaga tayong ugain. Kailangan tayong inuuntog kung minsan para nagigising, natatauhan, nagbabalik ang ulirat, at tayo nakakapagbalik loob sa Panginoon. Parang yung prodigal son. Kung hindi pa nagutom, hindi pa nagdusa, hindi pa naghirap, hindi niya mapagtatanto yung kanyang mga pagkakamaling ginawa. Diba? So, pero ito yung ibig nating ipaunawa, mga kabatid. Saan man nagmula, kanino man nang galing, ang ating pong mga nararanasan sa buhay na ito, kaya natin yan. Yung COVID-19, sabihin natin, kanino man yan nagmula, saan man yan nang galing, kung yan man ay testing, ito man ay padala ng langit,
kung ito ba ay a natural disaster o ito ba ay sowing and reaping. We don't know. O bigla-bigla na lang kasi siyang dumating. So saan man nang galing ang COVID-19 na yan, kaya natin yan. O, yan yung dapat nating maunawaan. Bakit natin kaya? Kasi may pangako ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang pangako niya, kaya natin ang anumang pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. So muli, pag-uusapan natin ang isang pangako ng Panginoon na napakaganda. Mula po ito sa 1 Korinto 10:13. Babasahin ko po sa inyo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So napakagandang pangako na mula sa ating pong Panginoon. So sabi niya, wala pa raw dumating sa buhay natin na hindi naranasan ng ibang mga tao. Huwag kayong mag-alala, sabi niya, tapat ang Diyos natin, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya ipapahintulot na tayo ay padalhan ng mga pagsubok, dapuan ng iba't ibang mga hirap sa buhay nang hindi nating kaya. Sa halip, sabi niya, bibigyan pa nga niya tayo ng lakas na kakailanganin natin upang harapin ang mga pagsubok na ito at bibigyan niya tayo ng mga pamamaraan kung papaano mapaglalabanan at mapagtatagumpayan ang mga pagdurusang ito sa ating pong mga buhay. So ano ang promise ng Panginoon in this context? Sabi niya, bibigyan niya tayo ng lakas at mga pamamaraan kung papaano pagtatagumpayan ang mga pagsubok sa ating pong mga buhay. Yan ang kailangan natin eh. O sa buhay na ito, mabigat ang ating pinagdadaanan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, paulit-ulit, ang COVID-19, yan ang una nating problema. Kaso nanganak na ng another problem. May financial problem na tayo. Meron na tayong emotional problem kasi natatakot, nangangamba, at kung ano-ano pang alalahanin. Nagkakaroon na tayo ng problema sa tulog o hindi na makapagkatulog ang iba. Nagkakaroon na tayo ng problema sa physical body natin kasi puro na lang tayo kain, tulog. Nagkakaroon na tayo ng kung ano-anong mga sakit o whatever sa buhay natin na ating pong mga nararanasan. Pero anong promise ng Panginoon sa lahat ng dumaranas ng iba't ibang hirap sa buhay na ito? Ang pangako niya, strength, diba? And iba't ibang mga ways, mga pamamaraan, papaano re-resolbahin, papaano mapaglalabanan at mapagtatagumpayan ang mga hirap na ito na ating pong pinagdadaanan. So napakagandang mga pangako nito. So isa-isahin natin muli yung verse na ito na ating pong binasa at makikita natin yung napakagandang mga leksyon nito. Una, ang sabi niya, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng iba. In other words, yung lahat ng ating nararanasan, hindi bago. Ang COVID-19, nagbago lang ng pangalan, pero hindi yan bago. Diba? So, kahalintulad din niya ng, ano ba yan? Yung SARS, MERS-CoV, ano ba ba? O, kung ano-ano pa ma. Nagbabago lang ng mga pangalan, pero yan ay mga virus pa rin na kumikitil ng buhay ng tao. Hindi yan bago. Noon pa man, na-experience na nila ang mga pandemic na yan. Diba? Pagkamatay ng mahal sa buhay, hindi naman bago. Lahat naman ay namamatay talaga. Financial problem, bago ba yan? Walang bago sa financial problem. Lahat ng tao ang problema, pera. Kahit nga ang tao, may pera eh. Oh. May COVID o wala, may lockdown o wala, ang tao may problema sa pera. Hindi bago yan. Nung unang panahon pa man, problema na yan ng tao. Family problem, physical health, emotional problem. Lahat ng mga na-experience natin ngayon,
na-experience na yan ng mga unang tao. So, walang bago. Yan ang sinasabi ni Solomon eh. Sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9, sabi niya, nothing new under the sun. Wala namang bago sa nangyayari, sabi niya, sa ilalim ng araw. Yung nangyayari ngayon, nangyari na noon. Sabi ni Haring Solomon, nothing new. Walang bago. So, ibig sabihin, yung nararanasan natin at mararanasan pa natin sa mga susunod na panahon, hindi bago yun. Kaya sabi nga ni Paul, di ba, sa 1 Peter 4:12, sabi niya, huwag niyong pagtakahan ang lahat ng dumarating sa inyong buhay. Oh, nothing to be surprised. Oh, yun ang sinasabi ni Pedro. Oh, ito yung sinasabi niya. Do not be surprised sa nangyayari sa buhay natin. Kasi ang lahat ng yan, sabi niya, ay nangyari na sa mga nauna sa inyo. Parang sa paaralan, sa school. Kung ikaw ay estudyante, nag-aaral ka, sa pag-aaral mo, hindi ka dapat nasusurpresa na merong exam. Kasi talagang merong exam sa ayaw at sa gusto mo. Pag sinabi ng teacher mo na kumuha ka ng papel at kayo ay merong quiz, oh, wag kang ngumangal, sabi, oh, surprise. Walang surprise doon. Nag-aaral kayo eh. At ang nag-aaral, nagte-test, nag-e-exam. Part talaga yan ng buhay ng mga nag-aaral. Ganon din po yung mga nararanasan natin sa buhay. Sabi ni Pablo, nothing to be surprised. Kasi parte ng buhay natin, ang mga nagaganap na ito. Sabi ko nga palagi eh, yung nangyayari nga sa buhay natin, pampakulay pa nga yan ng buhay eh. Parang palabas yan eh. Hindi magandang manood ng walang kontrabida. Diba pag nanonood kayo ng mga teleserye ng palabas, hindi masarap manood ng walang kontrabida. Yun yung pampaganda ng kwento eh. O ganun din sa buhay natin. Ang pampaganda at pagbibigay ng kulay ng buhay natin, yung mga pagsubok na ating mga pinagdadaanan sa buhay na ito. So, walang bago. So, sabi ni Apostle Paul, dito sa context natin, wala pang pagsubok, wala pang pagdurusa na nararanasan natin na hindi naranasan ng mga nauna sa atin. Sa halip, sabi niya, hindi papayag ang Diyos na subukin tayo ng higit sa kaya natin. So, pangalawa, hindi papayag ang Diyos na tayo ay dumanas ng higit sa kakayanan natin. In other words, yan ang nararanasan mo ngayon kasi kaya mo yan. Ito ang na-experience ko ngayon, ito lang ang kaya ko. Tatandaan niyo mga kapatid, bawat isa sa atin may kanya-kanyang pasanin. Magkakaiba ng kulay, ng hugis, ng laki. Diba? Pero lahat tayo may pinagdadaanan. Ito ang pasanin ko, yan ang pasanin nyo, ito ang pasanin nila. Kasi yun ang kaya nila. Kasi sabi ng Bible, hindi daw ipapahintulot ng Diyos na tayo isubukin sa higit sa kakayanan natin. Kaya natin. Hindi lang natin kinakaya. Ayaw lang nating kayanin. Imagine ninyo si Job. Bakit si Job, kapareho lang din naman nating tao, bakit kaya niya yung naranasan niya? Biruin mo, sa isang araw, nagbago ang lahat sa buhay niya. Sabi ng Bible, hindi pa natatapos yung unang balita na nagsabi, ang mga anak po ninyo ay nangamatay. Hindi pa natatapos magbalita, rumarating na yung susunod. Sabi, ang inyo pong mga hayupan, ganito, ganyan, 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 ninakaw, pinagpapatay ng mga tulisan. Ang dami-dami niyang karanasan na yan. Bigla siyang naghirap. Tapos nagkaroon pa ng malubhang karamdaman. Bukol mula ulo hanggang talampakan. Mga nagnanaknak. Napakahirap nito. Yung nga lang magkapigsa ka ng isa, napakasakit na. Kung mula ulo hanggang talampakan pa, yung mga bukol mo na nagnanaknak, napakasakit nito. Pero bakit si Job kaya niya? Kinaya niya. Kasi, hindi ipapahintulot ng Diyos na danasin niya yon ng higit sa kanyang kakayanan. Kaya kasi ni Job yun eh. Ganun ang ibig sabihin.
ipinahintulot ng Diyos na maranasan niya yun kasi alam ng Diyos kaya ni Job. Kaya ipinapahintulot ng Diyos na maranasan natin ang anumang nararanasan natin ngayon kasi kaya natin yan. Kaya sabihin niyo, kaya ko to. Kaya natin to. So after this live, mag-hashtag kayo, mag-post kayo, sabihin niyo, kaya natin to. Diba? Dahil sa Panginoon natin, kaya natin yan. Yung lahat ng nararanasan natin. Ba't kaya natin? Kasi sabi ng Panginoon, ang sabi niya, hindi ko kayo bibigyan o papahintulutan na dumanas ng anumang hirap at pagsubok sa mundo nang higit sa inyong kakayanan. So, kaya natin. Yung ating pong mga nararanasan sa buhay. Ano po? Kaya pag tinignan ninyo, yung limit ni Job, umabot siya dun sa limit eh. Kasi hanggang doon lang ang kaya niya. Pag binasa niyo yung kwento niya, imagine niyo ha. Una ang nawala sa kanya, 10 anak. Kaya pa niya? Kaya. Sumunod na nawala, ari-arian. Kaya niya? Kaya. Sumunod na nawala, kalusugan. Kaya niya? Kaya. After na mawala ang kanyang kalusugan, may sumunod pa ba siyang problema? Wala na. Bakit? Eh kasi kapag nagbigay pa at nagpahintulod pa ang Diyos ng siguro another problem or testing, baka bumigay na si Job. Eh bakit hindi na nagpadala? Kasi yun ang kaya lang ni Job. Na hindi na ibig sabihin, kasi hindi nga tayo pahihintulutan na dumanas ng anumang hirap sa buhay na ito na hindi natin kaya. Ayaw lang natin kayanin. So itong COVID-19 na ito, kaya natin yan. Diba? Yan ang sabi ng Panginoon eh. Kaya ang sabi niya dun sa pangatlo, sa halip, bibigyan niya kayo ng lakas at ng mga pamamaraan upang mapagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok na ito. God never promised us na sumunod tayo sa Kanya at mawawalan tayo ng problema, hindi tayo susubukin, o wala tayong dadanasing hirap. Walang ganong promise. Ang promise niya, strength in times of trouble. Diba? Mga pamamaraan, mga kaparaanan on how to solve it, overcome it. Yan ang mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya ipinapangako na sumunod kayo sa akin at mawawalan kayo ng hindi na kayo dadanas sa mga problema. Actually, ginarantiya pa nga yan ni Jesus eh. Sa John 16:33, diba? Sabi niya, dito sa sanlibutan, eh marami kayong mga kapighatian. Oh, may katiyakan. Mismong si Jesus ang nag-uusap. Habang kayo nasa sanlibutan, marami kayong dadanasing mga kapighatian. Sabi niya, ngunit, laksan niyo ang loob niyo, sabi ni Jesus. Kasi, napagtagumpayan ko na yan. So kung kaya ko, sabi ni Jesus, kaya niyo rin yan. Diba? So ganun ang ipinapaunawa sa atin. Yun ang promise ng Panginoon. Ang promise niya, bibigyan niya tayo ng lakas at ng mga pamamaraan not to escape problem, but to overcome it. Nalalayin sabi ni Pablo, Pilipos 4.13, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things. Bakit I can do all things, sabi ni Paul? Kasi merong nagbibigay sa akin ng stress. Ang ating Panginoon na nasa langit. O eh bakit natin kaya ang mga pinagdadaanan natin ngayon? Eh kasi may nagbibigay ng strength sa atin. Yun yung promise ng Panginoon, mga kapatid. Ano? Kaya, anumang suliranin, anumang hirap at na mga pinagdadaanan natin ngayon, hindi ko alam kung anong mga na-experience nyo. So, sabi ko sa inyo, COVID-19, yan yung main problem natin. Hindi ko alam kung anong naging anak na problema nito sa inyo. Pero naniniwala ako, meron kayong pinagdadaanan ngayon. Kaya, ito ang message ng Diyos para sa iyo. Sabi niya, huwag mong pagtakhan ang nangyayari sa iyong buhay. Yang nangyayari ngayon sa iyo, hindi yan bago.
nangyari na yan noon. Naranasan na yan ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jesus. Kasi, hindi niya ipapahintulot na dumanas ka ng hirap nang higit sa iyong kakayanan. Salit, bibigyan kanya ng lakas at mga kaparaanan papaano susolusyonan ang ating pong mga suliranin sa ating pong mga buhay. So yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin na pwede nating panghawakan ngayong araw na ito at ngayong krisis na ito na ating pong pinagdadaanan. At nawa, pagpalain kayo ng Panginoon at naging pagpapala po ang inyong lingkod sa araw po na ito. Samahan niyo po ako sa isang pananalangin. Ama naming Diyos na napaka makapangyarihan sa lahat, salamat sa lakas na ibinibigay po ninyo sa amin. Ipinapaabot po ninyo ang mga kalakasang ito sa iba't ibang kaparaanan sa pamagitan ng inyong mga salita, sa pamagitan ng mga tao sa paligid namin na nagsusupply ng aming mga pangangailangan, sa mga taong ginagamit nyo upang palakasin ang aming mga kalooban, tapikin ang aming mga balikat, upang sabihin na kaya namin nalampasan ng lahat ng ito. Salamat Panginoon sa mga taong, sa mga bagay, sa gobyerno, sa mga taong ginagamit nyo upang magdala ng lakas sa buhay po namin, upang harapin namin may pagtatagumpay ang lahat ng aming pong mga nararanasan ngayong araw po na ito. Salamat din sapagkat binibigyan nyo po kami ng mga kaparaanan upang makita namin ang mga tamang solusyon sa mga problemang ito. Kasama po, Panginoon, ang aming pong mga doktor, mga scientifico na naghahanap ng mga kaparaanan kung paano susolusyonan ang sakit na ito ng COVID-19. Kaya pinagpe-pray po namin sila sa inyo. Ipakita niyo po sa kanila ang tamang daan. Ipakita niyo ang tamang formula sa kanila upang sa gayon, Panginoon, makabuo sila, makagawa sila ng pinakamagandang gamot na tatapos sa COVID-19. Kayo po, Panginoon, ang aming pong sinasampalatayanan na magbibigay ng lakas at kaparaanan sa amin upang ma-overcome namin ang lahat ng mga problema na aming pong mga pinagdadaanan ngayon. Sa oras po na ito, lakip ng aming pong mga pananalangin ang aming pong mga frontliners sa iba't ibang mga departamento, Panginoon, na kanilang ginagalawan. Pagpalain po ninyo sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Tulungan niyo po, Panginoon, na laging ligtas sila sa anumang uri ng mga kapahamakan, lalo na po sa virus po na ito. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. I-provide po ninyo ang kanilang mga pangangailangan at tulungan na patuloy na makamtan nila ang tamang paggalang, pagrespeto sa mga nasasakupan nila, upang sa gayong, Panginoon, ay patuloy na ma-encourage sila na ipagpatuloy ang kanila pong mga trabaho upang protektahan ang kanila pong mga nasasakupan. Pinananalangin din po namin sa inyo, Panginoon, sa oras po na ito, ang aming pong bayan ng Cardona, kasama po ng aming pong mayor, vice mayor, lahat po ng aming pong konsehal, at lahat po, Panginoon, ng aming pong mga nasa health workers po namin, Panginoon, sa RHU, at sa lahat po, Panginoon, ng aming po mga barangay. Pagpalain po ninyo silang lahat, Panginoon, at itulot na lahat ng kanilang mga plano, mga balakid, mga nais gawin upang patuloy na maprotektahan ng aming pong bayan ay patuloy po na magkaroon po ng kaganapan. Tulungan niyo po ang aming pong mga kababayan na suspected po sa COVID-19 na nawa po ay mag-clear na po sila kasama po ng mga positibo po namin. Nawa po, Panginoon, patuloy na mawala na po ang mga karamdaman nilang ito at itulad po ninyo na maging COVID-free na po muli ang aming pong bayan ng Cardona. Tulungan niyo po ang aming mga kababayan na lagi po mag-submit sa authority at patuloy pong makinig sa mga nakakasakop sa kanila upang sa gayon, hindi na po lumala o kumalat ang mga virus po na ito sa aming pong bayan. Muli po, Panginoon, ang aming pong prayer. Every day ng aming mga buhay, isupply po ninyo ang aming mga pangangailangan. Tulad po ninyo na patuloy namin makita kung gaano po kayo kabuti sa amin na hindi nyo kami pababayaan, that you will supply all our needs in many ways, in many things, Panginoon, na mga kaparaanan. Muli, Panginoon, sa oras po na ito, idinudulog din po namin ang aming mga kapatiran here and abroad
I-bless you po sila, Panginoon. At kung meron silang mga pinagdadaanan sa kanilang buhay, ipaunawa po ninyo ang inyong pangako na aming pong pinag-usapan ngayon sa kanilang buhay. Mangusap po kayo sa kanila upang muli makatanggap sila ng lakas, ng kaaliwan sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan. Ito ang aming mga prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen po, and God bless po. Mabuhay po tayo. Good afternoon.